What's up mga sir? So dumating na rin yung ano, yung hinihintay natin na Akaso V50 Pro. So ano lang po, quick update lang to kung ano to. So i-try natin tong ano V50 Pro kung legit ba na budget friendly, maganda yung quality. So tara, samahan nyo ako mag-unbox nito. Disclaimer rin na open ko na to kanina, kahapon, para ma-check lang yung item, pero hindi ko pa na-check ang mga lahat-lahat ng laman nito. So tara, samahan nyo ako. Nga pala guys, tinipan ko lang kahapon to para hindi mahulog yung cover niya. Pero first impression ko nung nakuha ko tong item, medyo okay naman yung packaging, medyo naka bubble wrap rin. Maganda rin yung case, yung box niya, mayroong mga ganito, something ganito, nakita ba? So ito, so yun, so nandito rin yung mga features niya. So na siya, mayroon siyang waterproof case, yung ganito, ito waterproof case to, then touchscreen na rin at image stabilization. So importante ito pag nag-vlog, lalo na pag ano, nagmo-motovlog ka, or pwede rin sa ano, mag-vlog ka gamit yung bike nyo. So mga mamiling magpa-bike, pwede rin ito gamitin. So budget friendly lang ito, nasa mga ano lang to, nasa mga 5k. So yung binili ko, bali 5k siya, may free mic na, external mic. Okay, so tara, open na natin. So yan, ito nakapakute niya, nakapaganda sa box niya, so yung sa packaging niya, medyo may ganito. So actually, this is my first time sa pili ng action cam na may ganito. Kasi yung dating cam ko medyo weak eh. So yung dating cam ko, itong gamit ko last time, medyo may butas pa eh. Pag ano, pang external mic ko na, pero hindi naman pala gumagana. So useless pa rin. So ito yung gamit ko last time. So medyo luma na kasi nasa mga ano na to, mga 5 years na ata to na sa akin. So okay naman, okay pa naman, pero mas maganda pa rin yung naka ano, medyo clear, kasi mayroong nag-comment sa akin na medyo pangit to yung image quality sa mga videos. Para namang sobrang dami yung video ko, sa video ko, plus yung mga vlog ko sa papuntang Mawag. So tara, so i-check natin tong V50 Pro. So ililink ko na lang sa description yung ano to, saan ko to nabili. Okay, so tara, open na natin to. So ang box nito, ang box nya may lamang box. So ayan, ayaw mong mabira, hirap pa. So huli muna natin to. Bali nung ano, pagbili ko, check muna yung ano, yung lock niya, may ganito kasi ito. Basta meron 'yan, trust me. So nakaganito 'yan. So naka-lock. Kahit anong tulak mo 'yan, hindi 'yan matatanggal. So tanggalin mo muna 'tong lock na 'to para kuha niyo na 'yung cam niya. So 'yun. So ito na 'yung Akaso V50 Pro. So first impression ko sa casing, ganda naman, may quality rin naman. So yun, pag so, nakalagay ito, please remove for using. So tanggalin natin ito siguro. So tara, tanggalin mo na. Nalilito ko ta kung tatanggalin o hindi. Sa likod, ayaw ko muna tatanggalin, baka mapangit. So open muna natin itong casing. So open. So sabi dito, peel the film. So kailangan lang natin tanggalin to.
para ma-check yung touchscreen kung gumagana ba. Medyo natatakot rin ako eh kasi di ko pa ito na-on last time. Baka hindi gagana yung touchscreen. Diyan ka muna. So, ito. And ito. Peel daw ito para maganda yung ano. So, yun. Tanggal ang lahat. So, ito na yung Akaso V50 Pro. Ah, may fingerprints na. You know, fingerprints. So, ito na. Medyo maganda yung finish niya. Mas maganda rin yung finish niya. Naka ano ata? Naka matte gray. Di ba? Ano ang color? Diba sa something matte. Tapos, sarap niya sa kamay. Ito touch. Narinig niya. Ay, wala. Nasa ano siya? Medyo rubberish siya. So, ito. Ito ang V50 Pro Akaso. So, Akaso V50 Pro. So, tara. So, ito na naman yung box niya. Ito, tignan natin ito kung ano mga laman ito. Excited talaga ako sa outcome nito. Itong action cam na ito. Sabi nila, bako nun. I-close natin ito. So, yan na yung actual cam. So, yan. So, check natin ito. So, sino anong laman ng box? So, ito, mayroong mga ganito. So, nakalagay dito. Ayun, yung mag yun, focus. So, meron rin siya mga something ganito. Meron ka daw free SD card pag magbibigyo ka ng ano, cam nila. Char. Next, ano pang naman o ito. So, nakalagay rin dyan anong warranty. Pag original yung ano, binili yung cam, meron ganito. So, something ano to siya. Members, okay. And then, manual. Kala mo naman, ano yung manual, pero kailangan mo palang i-scan para makita yung PDF file doon sa website nila. So, yun ang mga laman. So, ito. So, ito ang nakita ko. Walang kung anong tawag nito. So, basta casing yan. Then, wire. Ito ang naka, ano yan. Mayroon siyang dalawang battery. Then, ito yung battery is, ano ata ito? Sa 10,000 milliamps ata. Okay, 11,000 pala. 11,000 milliamps. So, ano to? Ayan. Ay, 1,100 pala. Sorry. So, sabi nila, kaya daw itong mag-last ng 2 hours. Pero depende rin sa paggamit kasi meron ding tips doon sa Lazada nila. Meron din tips doon na para mas mataas daw yung ano ng battery. Off mo daw yung wifi, dapat naka image stabilization, image stabilization. Ano ba talaga sir? So yun, meron dalawang battery. Uy, zoom! Ay, ano ba ito? Mayroon dalawang battery. Mayroon USB cable. Yung USB cable parang ano lang. Standard lang yung dito. Pero dito iba yung ano, iba yung plug niya. Parang first time pa itong nakita eh. Yung ganitong plug. Ayaw, bakit ayaw mag-focus? Please focus. Yung kanyang plug. So, next is meron din tayong remote control wheel strap. So, usually ginagamit ito dito. Ewan kung kasya ba ito sa kamay ko. Dito. Ganyan. So, para hindi ka na titi
tingin-tingin sa ano sa camera if pag gusto mong mag-record. So yun, ito yung remote. So mga ito sa ano to, sa anong tawag to, sa handlebar. Tagal ko naman mukha sa handlebar ito. So yan. So mga kapadyak, pwede nyo rin itong gamitin. Sa mga mahilig mag-bike, pwede rin to. Kung first time nyo mag-vlog, wala pa kayong budget, pwede to. Pwede ito akaso 52 Pro. Pero meron din mga mura pa nito. Ito lang pinili ko kasi meron mga modes eh. Sabi nila. Kaya pwede na rin to. So yan, sa handlebar. Ito, another bracket. Then, ano to dito? In kaso, bakit daw meron ganito? Para, pag gamitin nyo sa dagat, sure ball, ito maging ano to? Rusto. Yeah, meron tong ganito. Para, replace mo na lang. Ito ayaw niya mag-focus. So ito pa mga another mounts niya. Dami ring mounts, hindi ka rin nagsisisi nito. Ito pa. By the way, yung camera niya pwede din siyang gamit sa ano, sa anong tawag nun, tripod or selfie stick. Kasi meron siyang ano dito sa baba thread. Diyan yun nila. Diyan ikakabit yun. Yung selfie stick at ayaw niya mag-zoom. Uy, zoom. Ayaw niya mag-zoom, sir. Wala, sir. Pangit talagang cellphone ko. Shoutout nga, Vivo. Sa basa, meron siya ganito. Ganito sa ano, sa selfie stick. Ganito. Or, basta. Tripod. So, ito. Yan, kinalaman mo na. So, ayan, mga mounts, mga straps, sabang dami ah, talaga magsisisi, straps, yan, straps, klaseng straps yan, uy, legit nga, may free mic. Yeah, so ito, itong kakana sa akin, itong bagay sa akin, free mic, instrumental mic, kasi sabi nila maganda daw microphone ito, pero mas maganda daw kung naka external mic. So check natin yan later or basta check natin yan kung anong outcome ng video na ito. So ito, meron tayo external mic. Mounts, lens cloth, ano, ayun ko ang tawag dito. Basta ano, mga zip ties, wala mga secure niya. Madaling mahulog. Okay? So yan. Oops. Then, ano to? Wala yan. Then, ito. Gamit rin ito sa ano. Pag gusto mong maglagay ng camera sa helmet mo sa motorcycle. Kasi gagamitin ko to sa motovlogging eh. Hindi rin sa ano, pagbabike ko. Meron kasi akong bike. So, hindi naman yun ano, mamahalin ba sa bike. O exercise lang. So, ito. Naman ito yung ganito. And then, charger. Yeah. Dalawang charger. Dalawang yun. And then, ito. So, yun. Kailangan pala natin mag-order ng SD card. So, babalikan ko na lang kayo pag meron na tayong SD card. By the way, shoutout nga pala sa fellow motovlogger ko, si Zelf Motovlog. Shoutout sa iyo, pre. At sa classmate ko nung college, si ano, si Medalia. Si Raymond Medalia. Yung pala, shoutout Akaso Club. Yeah. Peace yun. Akaso Club. So, bye-bye!